Ito ang literal na teacher's pet, si Teacher Kenny ng Bacolod. At ang sikreto niyang alaga. Si Teacher Kenny ng Bacolod City, aminadong merong teacher's pet. Gigantus, no. Have you known? Yes. Pero wala raw ito sa kanyang classroom, kundi nasa loob ng kanilang bahay. Ang pet ni Ma'am, si Damian, isang ahas ball python na may habang 3 talampakan. Bago pumasok si Ma'am, heart to heart muna niyang kakausapin si Damian. The thoughts of all but one are those I am keeping, for whom I am weeping. Habang nagtitimpla ng kape, nakasukbit pa ito sa kanyang leeg. Dahil wala naman daw venom o hindi makamandag ang ahas, malaya rin itong nakagagapang sa kwarto ni Ma'am. Minsan, nasa mukha na niya. Like sa hamsters po, pag hindi nyo sila hinahawakan, hindi sila familiar sa amoy nyo. Kaya po yun, may tendency din po na mangagat sila. Ganun din po sa ahas. Pag hindi po sila exposed sa tao, may tendency din po talagang manuklaw sila, like po sa mga wild po. Nasasanay siya sa hawak ng tao and sa amoy ng mga nasa paligid niya, mga tao. So, pagkalagi niya yun nararanasan, bumababa yung chance na nasa-stress siya dahil dun. At para masigurong hindi makakalabas ang ahas, laging nakasara ang kwarto. Ayon kay Teacher Kenny, ahas man, matalik niya itong kaibigan. Sabi nga nila, pag natuklaw ka na daw, doon mo na daw mararamdaman kung talagang mahal ka ng ahas po, sabi daw po nila. Doon mo lang, yun pa yung first kiss daw po nila eh. Parang nabinyagan ka na po, parang ganun. As a snake owner po. Normally, pag narinig yung word na ahas, yung nasa isip po agad ng mga tao na tutuklawin sila, kakainin sila ng buo, yung mga ganun po. Pero para po sa akin, sila po yung pinaka-sweet, pinaka-kalmado. Pero respetuhin lang po natin sila and sigurado pong re-respetuhin din po nila tayo. Ang ball python, pagka hindi mo siya laging hinahawakan, hindi niya kilala yung amo niya. Lalo pagka nasa lalagyan siya, teritoryo niya yun, may tendency talaga siya na mag-strike. Lahat ng python ay walang kamandag. So sila ay constrictors, considered as constrictors. Pinapatay nilang yung mga prey nila through strangulation. Nagre-rely siya sa muscular strength rather than yung counterpart nila ng mga venomous. Bata pa lang daw si Teacher Kenny. Mahilig na talaga siya sa reptiles. Mga 4 to 5 years old daw po ako noon. Nanguhuli daw po ako ng mga butiki. Eh, alam ko po natakot silang lahat. Tapos ay tinatapon ko daw po sa kanila. Ang nagbigay sa kanya ng pet snake, ang kanyang kaibigang si Marty, miyembro ng isang breeding group na nag-aalaga ng ahas at iba pang exotic animals. Sa kasalukuyan, meron siya ngayong 15 alagang ahas na merong 53 itlog. We also do breeding. So actually, this is my 4th breeding na. In a few days, the eggs will hatch na. So, yun, after yun, bebenta rin. Actually, once a year lang naman kami nagbe-breed. This clutch, I had 53 eggs. Taong 2015, nung iregalo ni Marty si Damian kay Teacher Kenny para sa kanyang 20th birthday. Tinawagan ko siya, sabi ko, labas ka dyan. Tapos, eh, syempre naka-gift wrap. Sabi niya, mamaya ako nabubuksan. Hindi, ngayon na kasi dala ko na eh. Kanina ko pa dala sa sasakyan. Tapos yun, doon niya na-realize, ahas pala. Nung binigay siya sa akin, first time pala niyang maligo. Kaya yun, nung pinaliguan ko siya, alam niyo ba yung cobra na biglang tatayo, ganun? Nag-feeling cobra po siya. Tapos ayun po, sobrang takot ako nun. Kasi bigla ko pong nilagyan ng takip yung paliguan niya. Kasi natakot ako. Yun nga lang, ang bunsong kapatid ni Teacher na si Kent, hindi bet ang pet ng kanyang ate. Kasi nung dumating si Damian, yung mga ihi ng aso, yung dalawang shih tzu namin dito sa loob ng bahay. Hindi niya na rin na papaliguan yung mga aso. Nangingihi palagi, di, dyan, sa kwarto ko. Bow! Kasi naiiwan na lang, hindi na nalinisan. Yung smell, nandun pa rin. Kung dati raw, magkatabi silang magkapatid na matulog, ngayon, solo na ng kanyang ate at ng kanyang alaga ang kwarto. Nagpagawa na lang kami ng bagong kwarto kasi ayaw ni mama na tumabi sa ahas kasi
Nakatakot. Natatakot si mama. Kapag nabibigla ka! Pati ang malapit na kaibigan ni Kenny na si Steffi, nagsiselos kay Damian. Takot daw siya sa ahas. Sa lahat po ng bagay, magkasundo kami, pwera lang doon. Hindi po ako mahilig sa ahas. Kasi ako, mas mahilig ako sa dog, sa cat. Pahawakan mo na lang po ako ng lahat ng animal, hindi lang po yung snakes. Kaya naman sa araw na ito, mission ni Teacher Kenny na pagbondingin ang kanyang kaibigan at ang kanyang alaga. Nina, okay lang. Sorry rin. Di na mauulit. Okay. Basta huwag mo na lang akong gulatin. Hindi na nga. Gusto ko naman siya maging friend eh. Napansin ko din po na masyado po ata akong nagiging focus kay Damian po. And nalilimutan ko na kailangan ko din po pala minsan mag-bonding sa friends ko, sa mga hayop ko, na kailangan ko din naman po silang alagaan. Narealize ko po na masyado ko po atang minadali si Steffi na magustuhan din po si Damian. I know na hindi po lahat ng tao ay katulad ko po na okay lang sa ahas. Ayun po. And masaya na din naman po ako na na-conquer na ni Steffi yung fear niya po kay Damian. And okay na po kami. Maganda kung legal yung alaga mo. Maganda kung mag-research ka muna. Alamin mo kung anong kinakain, kung saan nakatira originally yung alaga mo. Through that, mas maaalagaan mo siya na mas maayos. Ano man ang pet mo, ang mahalaga, hindi ka nito aahasin.